Inamin ng Tukmo family na pabago-bago umano ang pahayag ni Jewel Smith, ang sinasabing matalik na kaibigan ni Ria May Tukmo. Si Ria May ang babaeng natagpuang wala ng buhay sa loob ng karton na nakabalot sa puting kumot at iniwan sa gilid ng kalsada sa Barangay Tisa sa Cebu City noong hapon ng Hulyo 17 ng taon na nananawagan sila kay Jewel na isiwalat na ang kanyang nalalaman sapagkat hindi naman umano siya ang inaakusahang pumatay sa kanilang kapatid. Kung mayroon man daw siyang impormasyon tungkol sa nangyari o may kinalaman sa krimen, mas mabuti umanong magsabi na lang ito ng totoo. Inamin naman ni Jewel Smith na maraming beses na niyang napapanaginipan si Ria May Tukmo habang may pagkakataon rin na nakakaamo siya ng kandila sa kanyang pinagtratrabaho ang club maging sa kanyang tirahan. Samantala, balak niya ring magsampa ng kaso sa taxi driver na nagpa-interview sa Brigada News FM Cebu at umano'y siya ang tinuturong pasahero nito noong umaga ng July 17 na may dalang malaking karton na nananawagan rin ang pamilya Tukmo ng tulong mula sa National Bureau of Investigation. Ang bahaging ito ay hatid ng Citro Plus Zinc Capsule Strengthen Your Defense. Ito si Michelle Krusty in the Heart of Changing Lives ng Brigada News Philippines, the Musical News Authority.